Uminit nga ang ulo ni LeBron James, mga idola, nung papunta na siya sa tunnel matapos siyang bastusin ng isang fan. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay eto muna nga ang pagpapaliwanag ni Stephen Curry kung bakit niya nga binato ang kanyang mouthpiece kanina na nagresulta nga sa kanyang ejection. Sa post-game interview ni Steph ay pinaliwanag niya nga kung ano ba daw talaga ang nangyari. Well, crucial moment nga daw kasi yon at kung paano nga daw tumatakbo ang kanilang season ay hindi nga daw dapat sila nagkakaroon ng mga mistakes na ganon. Pagpapatungkol nga yan ni Steph, mga idol, sa naging bad shot selection ni Jordan Poole na nagresulta nga sa pag-init ng kanyang ulo at nagtapo sa kanyang ejection sa laban. Dagdag pa nga ni Steph na kailangan nga daw nilang pahalagahan ng every little detail. At kung gusto nga daw talaga ang isang bagay at sa kanyang kaso ay manalo nga laban dito sa Memphis Grizzlies ay talagang tataas nga daw ang iyong emosyon. Lalo na nga daw na crucial moment yon in the fourth quarter. Pag-amin nga rin ni Stephen Curry na dahil nga daw sa kanyang ejection ay nailagay niya pa ang kanyang team na Golden State Warriors sa isang top position, sa isang top spot. At yan nga ay dahil nawala siya sa last 3 minutes sa fourth quarter. Pero thankfully nga daw, fortunately, ang mga teammates ni Stephen Curry ay nag-respond at sa huli ay nanalo pa nga sila sa labang ito. Dahil nga daw yan mga idol sa big shot na ito ni Klay Thompson and at the end ay ang ginawang game winner ni Jordan Poole. Talaga naman daw na kailangan nila na makuha itong panalong ito. Banggit pa neto ni Stephen Curry sa pangasar nga sa kanya ni Jordan Poole nung sa tunnel. Sabi niya na masyadong maaga pa nga daw yung joke na yon at pangasar neto ni Jordan dahil mainit pa rin daw ang kanyang ulo. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin kung bakit nga ba nagalit itong si LeBron James, mga idol, sa sinabi sa kanya ng isang NBA fan na ito. Kahapon pa nga ito, mga idol, kung saan natalo ang Lakers laban sa Los Angeles Clippers at obviously na very frustrated itong ang si LBJ sa pagkatalo ng kanyang team. Kahit nga nagtala na siya ng kanyang 46 points, mga idol, sinamahan pa ng 9 three-pointers, ay tado pa rin sila. Pagbalik nga ni LeBron James papunta na sana sa locker room ay isang NBA fan ay sinigawan nga siya at ito ang kanyang mga sinabi. Panoorin natin. Hey bro, you better get this with that receipt in that airline. Look, he mad. Look at him. You sick. Well, hindi lamang trash talk basta-basta ang ginawa na itong ang isang NBA fan na ito. Pinersonal pa nga si LeBron James, mga idol, ginamay pa ang kanyang hairline. Tapos nung nagalit si LeBron ay kinlaw niya pa, patuloy niya pa rin inasar. Buti na nga lang, mga idol, ay may mga security dahil for sure kung hindi ay baka hindi natin alam kung ano nangyari dito. And obviously nga mga idol, maraming NBA fan ang hindi natuwa dito nga sa fan na ito. Nakakainis pa nga daw yung tawa matapos nung pag-aasar niya pangka-clown dito kay LeBron James. Pero eto palang fan na ito ay hindi lamang kay LeBron James ito nagawa. Dinamay niya pa nga mga idol si Floyd Mayweather dati pa. Nag-viral na rin siya sa kanyang ginawa. Pati na nga rin mga ibang artista ay binibiktima nga neto. Panoorin natin itong ginawa niya kay Floyd, mga idol. Floyd! Floyd! So parang ginawa na ngang hobby na ito ngang ruthless rich na ito na pang-totrol, pangasar nga sa mga celebrity, sa mga athletes. At ang naging latest biktima niya nga ay walang iba kung hindi si LeBron James.